Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. It's Friday! It's Friday! Magandang araw din po sa lahat po naman ng mga Pilipino na nanonood po naman sa atin sa iba't ibang dako ng mundo sa pamamagitan po naman ng ating Facebook at ng YouTube account po naman ng DZRH Manila at ng DZRH News Television. Welcome! Alauna na naman po ng hapon at tulad ng dating mga kaibigan, magkakasama na naman ho tayo sa loob ng kalahating oras. Siyempre, dito lamang po sa ating show na Showbiz is Spotted! Matitindi mga balitang showbiz na naman po ang ibibigay ko sa inyo maya-maya po lamang. Huwag na wag aalis. Ako pa rin po yung mga kasama. Ako pa rin po si Rocky. At ngayon po ay araw ng Friday, mga kaibigan. Thank God it's Friday. Ano, lagi tayong magpasalamat, mga kaibigan, sa ating Panginoon. Dahil umaabot pa po tayo ng Friday, Saturday, Sunday, and then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday pa rin. Ano ho? Sa tuwing umaga ho, pag-isi natin, lagi po tayong magpasalamat. It's still a miracle. Lagi pong may milagro pong nangyayari. Ang pagdilat pa lamang po na ating mga mata, mga kaibigan, sa tuwing tayo po ay gigising sa umaga, isa na pong milagro. Yung nakakatikim pa rin po tayo yung meron pa rin po tayo, yung meron pa po tayong pandinig, meron tayong lumalabas pa rin yung boses natin sa ating mga bibig. Aba, yan po ay isang blessing. Yan po, isa ng milagro. Ano, matatawag na pong milagro yan. At lalo na po, mga kaibigan, yung hindi tayo nawawala ng panlasa. Yun ang ipinaka-importante ngayong mga panahon na ito ng COVID, mga kaibigan. Huwag na huwag ka lang mawalan ka na ng pera, mawalan ka na ng jowa. Huwag na huwag ka lang mawawala ng panlasa. Delikado ka. Todas ka talaga. Alam nyo na. Okay. So ngayon po ay ika-16 po naman sa buwan po naman ng Oktubre, mga kaibigan. Ano? At kahapon po ay swelte. Swelte kahapon. Kaya kinagabihan po, kagabi po ay mga ulam, ay mga tinola. Ayan na. Mga nilagang baka. Ayan ang mga ulam eh. Kapag bagong sweldo, lalo po mga kapag ikaw ay isang construction worker. Ayan ang mga masarap na pagkain. Ano? Tapos may kasamang maya-maya, dumadating na si pare, mag-iinuman na. At ngayong araw ng Tuesday, pupunta ulit yan syempre ng tindahan. Sa kalapit na tindahan at sasabihin sa tindahan, mare, kautang naman. Kasi naubos na kagabi pa lamang, ipinambayad sa utang at ipinanginom na ang kanilang mga sweldo sa loob naman na kalahating buwan. Ay, nako. Anyway, mga kaibigan, ano, nako. Tuloy-tuloy tayo at ngayon, at sa dahil kagad natin, doon sa mga gusto magpabati, ha, mag-comment lamang kayo sa comment section natin at mamasahin ko yan maya-maya lamang dahil live na live tayo. At syempre, narito na, at sa dahil natin na ating mga headlines na ating mga balitang to artists. Narito po. Showbiz Spotted number 5, Daniel Padilla, kinumpirmang okay ang relasyon niya sa tiyaheng si Bibi Gandang Hari. Showbiz Spotted number 4, magkapatid na Pia at Sarah Wurzbach, nagkaayos na. Showbiz Spotted number 3, Christopher Min, sinabihan si Vice Ganda ng huwag kang mayabang. Showbiz Spotted number 2, Miss Universe Philippines 2020 candidate na nagka-COVID, tuluyan ang nag-backout sa pageant. Showbiz Spotted number 1, kandidata ng Miss Earth 2020 na cancer survivor, nagtanggal ng wig. Yan naman, mga kaibigan, at mga headlines sa ating mga balitang ta-artist ngayong araw ng Webes, mga kaibigan, ay Biyernes. Ano? Ngayong araw ng Biyernes, mga kaibigan. At syempre, ratsatayin muna natin ang ating mga pagbati bago ang ating mga detalye, mga kaibigan, dahil baka matamunan naman ito lalo ngayong Friday. Ang dami-dami ng pababati. Ano? Unahin natin, mga kaibigan, mula sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Hafop. Ayan. Syempre, si Gina, si Red, si Mama Jean. Hi, Mama Jean. Magandang araw sa'yo. Si Cyril Amito. Aba, hindi ka na humahabol ngayon, ha? Cyril Amito, ha? Si Cyril Amito ng Singapore. Magandang araw sa'yo, Cyril. Si Mama Luisa Doktama ng Calamba, Laguna. Magandang araw po. Si PB Kids Romero. Ay, parang bago ito, no? PB Kids. Naku, alam niyo po ba na si PB Kids, mga kaibigan? Siya yung isa sa pinakasikat, mga kaibigan, na Hollywood actress noong dekada 80. Ano? And 80 ba o early 90s? Parang ganun, no? Dekada 80, late 80s and early 90s, mga kaibigan, siya po naman ang bida sa Blue Lagoon. Kung hindi nakakamali, tama ba ako? Blue Lagoon?
Oo, it's a good movie, mga kaibigan, yung Blue Lagoon na yan, si PB Kids, ayan. At may ano siya, ang kalaban niya noon na sa kasikatan, mga kaibigan, at sa kagandahan, walang iba kundi si Brooke Shields. Ayan, naman talaga namang magaganda yan. Hanapin niya si Brooke Shields at saka si PB Kids, ayan. Dahil nanonood sa atin ngayon si PB Kids Romero ng Qatar, I'm sure napakaganda rin ito si PB Kids, ayan. And of course, si Christine Patelo Villarosa, magandang araw, Christine. Si Carlos Longkop ng Paranaque City, magandang araw sa iyo. Si Mama Flordris Espadilla, hello daw mga ka-spotters. And of course, nanonood sa akin ngayon ang aking napakilat na pamangkin na si Sakia Zuri. Ayan. Ay, love na love ng tito yan. Okay. Yan mga kibig at mga paunang pagbati ngayong araw na to, no? Ay, meron pati ka lang, ha? Ayan. Si Leticia Okias ng Sampaloc, Manila. Ayan. Magandang araw sa iyo at saka si Zion Lazarte. Magandang araw sa iyo, Zion Lazarte. Ganon din po mula sa Dubai. Si Roses of Red. Taray talaga. Roses of Red. And of course, mula sa Riyadh, Saudi Arabia, syempre si Fakultad Carmen. Magandang araw po. Yan ating mga paunang pagbati, mga kaibigan. At ngayon, ratsadayan na natin ating mga detalye sa ating mga headlines na ating mga balitang tao artist unahin natin. At ating po naman detalye sa ating show is spotted number 5 dahil kinumpirma po naman ni Daniel Padilla na okay ang kanilang relasyon nitong kanyang tiyahin na si Bibi Gandang Hari. Bakit niya nasabi ito? Narito, panoorin natin. Okay na okay ang relasyon ni Bibi Gandang Hari at Daniel Padilla. Ito ang paniniyak ng aktor na makausap ito ng mga miyembro ng Showbiz Press sa pamamagitan ng isang virtual press conference. Aminado naman si Daniel na matagal na silang hindi nakakausap ng kanyang tita Bibi, ngunit sa tuwing nagkikita naman daw sila ay parang lagi silang magkasama at hindi nila naisip na matagal silang hindi nagkita. Ayon pa rin kay Daniel, close siya sa Padilla clan kung saan hindi raw siya nag-aalala kahit na hindi sila gaano nagkikita-kita dahil pamilya naman sila at kadugo niya ang mga ito. Sinabi pa ni Daniel na beautiful person din ang kanyang tita Bibi. Samantala, taliwa sa sinabi ni Daniel, iba naman ang naging pahayag ni Bibi noong ma-interview ito ni na Gorge Rula at Morley Alino sa DZRH kung saan inamin ito na may tampo siya sa kanyang pamangkin. Sa nasabing interview, sinabi ni Bibi na kaya siya nagtatampo kay Daniel ay dahil sa hindi man lang nito nagawang tawagan siya noong nagkaroon ito ng show sa Amerika. Ayon kay Bibi, ang tampo niya kay Daniel ang isa sa mga ibinuos niya raw sa kanyang vlog sa YouTube kung saan dahil nagtatampo siya sa ibang mga kapatid niya, naalala niya rin ang kanyang tampo dito. Sinabi pa ni Bibi na bilang tiyahin siya ni Daniel, mas deserve niya ang respeto na dapat nitong ibigay at dapat umano ay nagparamdam man lang ito sa kanya noong nasa Amerika pa ito. Idinagdag pa ni Bibi na hindi siya pipila sa show ni Daniel para lamang iparamdam sa aktor na nasa Amerika din siya dahil siya raw ang tiyahin kaya dapat siya ang tinawagan nito. Finally, mga kaibigan, tampo lang naman yan, ano? Alam niyo naman, ang tampo, mga kaibigan, isang kalabit lamang dyan, nawawala agad dyan. Ayan. Ako, aminado ako, mga kaibigan, ako'y matampuhin talaga, no? Siguro, it comes with age na rin, ano? Yung pahiging matampuhin. Ang mga tao kasi, mga kaibigan, once na nagkakaedad na, ayan, na lumalabas ng pahiging matampuhin, ma-irritable, lalo na kapag may sakit ka, naku, napaka-irritable, mga kaibigan, ano? Irritable ka na, hindi ka na mapakali, marami ka ng agam-agam sa buhay. Iyan ang mga ugali ng mga taong nagkakaedad na. Kaya doon sa mga anak, ano, na mayroong mga magulang na medyo nasa 60 plus na o kaya 50 plus na mga kaibigan, ay you really have to understand them kasi yung mood swing nila nagbabago na talaga. Kaya you have to understand them dahil mararanasan nyo rin yan kapag umabot kayo ng edad nila, ha? Mararanasan nyo rin yan. Ayan. Kaya a lot of patience dapat ang iyong ibabahagi o ang iyong ibibigay para sa iyong mga magulang na nasa senior age category na. Ayan. Tandaan nyo po yan, ha? Kasi nagbabago talaga, no? Anyway, mga kaibigan, yan po naman ating detalye sa ating show is spotted number 5. Ngayon punta na natin ating detalye sa ating show is spotted number 4. It's a good news, mga kaibigan, dahil blood is thicker than water. Ano, oh? Ay, yun nga sa isang kasabihan. Blood is thicker than water pa nga rin. Kaya doon mo, mga kaibigan, ano, ito na nga, ito ang the best example, rather, ano, dito sa kasabihan na ito ay walang iba kung hindi ang magkapatid na Pia at saka si Sarah Wurzbach na nagkaayos na po matapos na lait-laitin itong si Sarah Wurzbach, itong kanyang kapatid na dating Miss Universe na si Pia
Pia Guanyo sa Bigusan at Pia Wurtzman. Ang buong detalye ay narito panoorin natin. Tuluyan ang nagkaayos ang magkapatid na Pia at Sarah Wurtzbach matapos na batikusin ni Sarah ang kanyang kapatid noong isang araw lamang. Mismong si Sarah ang nagkumpirma na okay na sila ng kanyang sister na si Pia nang tanungin ito ng entertainment website na pep.ph sa pamagitan ng direct messaging sa Instagram. Ayon kay Sarah, na-fix na nila ng privado ang anumang hindi pagkakaunawaan kung saan ayon na rin umano niya magkomento ng iba pa tungkol sa kanilang pagbabati. Kung matatandaan, noong Linggo lamang October 11 ay binanat-banata ni Sarah si Pia at ang kanilang inang si Cheryl Alonso Tindal sa kanyang Instagram account. Sa kanyang rant, malalaman na masamang masama ang loob ni Sarah sa dating Miss Universe dahil hindi rin siya nito matulungan kung saan kapag tumutulong naman daw ito ay may mga nasasabi pa ito na para sa kanya ay masama. Tinawag din ni Sarah na hudas ang kanilang ina dahil lagi na lamang daw siyang sinisisi nito kung saan dumating pa raw sa puntong pinahihiwalayan ni na Pia at ng kanilang ina ang kanyang asawa dahil wala raw itong pera. Ngunit kinalunesan lamang ay biglang humupa ang galit nito kung saan nakiusap pa ito sa mga netizen na huwag magalit kay Pia. Anya na damay lamang si Pia sa kanyang galit sa kanyang ina. Sinisirin nito ang media dahil sa umano'y maling pag-unawa sa kanyang rant kung saan alam niya raw na may mali sa kanyang ginawa, ngunit iba at mali umano ang pagtanggap ng media sa kanyang naging pahayag. So, yan. So, ito mga kaibigan, ito yung ano, no? Ito yung magandang example, mga kaibigan, doon sa kapag ka may kaaway ang isa, huwag kayong kakampi. Magkakabati, magkakabati yan. Once na kumampi kayo, mga kaibigan, kayo may iwan. Nagkabati na yung magkaaway, kayo hindi pa. Kaya, tandaan nyo yan. Once na may nag-aaway na makakilala, huwag kang kakampi sa isa. Hayaan nyo sila na mag-aaway silang dalawa. Because, time heals all wounds nga, di ba? Yung kapag pagdaan ng mga araw, ma-realize nila na hindi sila dapat na nag-aaway. Tapos ikaw na kumampi doon sa isa, ikaw ang kaaway ngayon. Di ba? So yun, tandaan nyo yan ha? It's a golden rule, mga kaibigan, na huwag kang kakampi doon sa nag-aaway, sa isa sa nag-aaway. Alright, so yung mga kaibigan, ating punong detalye sa ating Showbiz Spotted number 4. Punta na natin ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 3. Dahil, nako, sinabihan daw nitong si Christopher Min, si Vice Ganda ng huwag kang mayabang. Oh, ang buong detalye, bakit nasabi yan ni Christopher Min, mga kaibigan, kay Vice Ganda? Narito, panoorin natin. Hindi itinatago ni Vice Ganda ang katotohanang marami siyang ipinaretoke sa kanyang katawan. Ginawa ni Vice ang pag-amin matapos na kumala sa social media ang bagong itsura ng singer na si Janine Berdin matapos magpatangos ng ilong. Ayon kay Vice, walang masama sa ginawa ni Janine at hindi rin niya ito masisisi kung saan maihahalin tulad umano sa isang regalo ang katawan ng tao. Anya, tulad ng isang gift, may kanya-kanyang choice ang tao kung paano babalutin ang regalo, kung saan ang iba umano ay nilalagyan ng ribbon para mas maganda, habang ang iba naman ay bibili ng mamahaling wrapper para mas maganda ang dating. Anya, ganun lang umano ang ginagawa ng mga tao nagpaparitoke, kung saan maging siya ay ginawa rin daw niya iyon. Sa puntong ito ay inamin na ni Vice na marami siyang ipina-enhance sa kanyang katawan, kabilang na dito ang kanyang mata na pinalagyan niya ng talukap dahil medyo malungkot umano ito at hindi bagay sa isang tulad niyang komedyante, pisngi na kanyang ipinabotox at nagpadagdag din siya ng baba. Ngunit ayon kay Vice, bagamat regalo ng Panginoon ang katawan, ngunit ang pinakamalaking regalo umano ay ang puso ng bawat isa at ang panlabas na anyo umano ay pambalot lamang sa tunay na regalo. Samantala, nilinaw naman ni Vice na hindi niya pinagalaw ang kanyang ilong. Kung matatandaan, inamin ni Vice noong 2015 na pinagdagdagan niya ang kanyang balakang. Ayan, mga kaibigan. Bakit parang mali yata yung aking ano? Bakit parang mali yata? Bakit may balakang ako narinig? Kahapon yun. Teka, nawala sa isip ko. Ay, Dennis Antino Jr., magbabayad ka na utang mo sa akin. Papasok-pasok ka dito, hindi ka naman pala magbabayad ng utang mo eh. Yun ang boss ko, kahit wala utang sinisingil ko.
Kaya may promo na siya kapag ano pong programa ako, saan papakita siya sa akin? Kasi kahit wala siyang utang sa akin, sinisingil ko. Ako lagi may utang sa kanya, ako pa yung naniningil. Anyway, mga kaibigan, mamaya, balikan natin ano, babalikan pa natin yung tungkol kay Vice Ganda. But anyway, punta muna natin sa parating balitang showbiz, mga kaibigan. Ito po naman ang ating detalye sa ating showbiz parent number 2 dahil tuluyan na nga po nag-back out sa Miss Universe Philippines ang isang candidate po naman mula sa Sorsogo na nagka-COVID-19. Ang buong detalye, mga kaibigan, na ito, panoorin natin. Tuluyan ang nag-back out sa Miss Universe Philippines 2020 ang pambato ng Sorsogon na si Maria Isabella Galeria na nagkaroon ng COVID-19. Kinumpirma nito ang kanyang pag-back out sa pageant sa pamamagitan ng kanyang mga social page kagabi, Huwebes, October 15. Ayon kay Isabella, nag-negatibo na siya noon pang Linggo, October 11, ngunit nagdesisyon umano siya na huwag na munang sumali. Baka matligtas at wala namang sintomas ng COVID-19, ngunit mas mainam na umanong mag-back out na lamang siya. Anya, with a heavy heart, naniniwala siyang hindi ito ang panahon upang lumahok sa pageant. Nakakaramdam pa rin daw siya ng pagkahapo at hindi raw kakayanin ang kanyang katawan na makipag-participate sa mga activity ng Miss Universe Philippines. Nagpapasalamat na lamang umano siya sa kanyang mga supporter na tumulong sa kanya sa kanyang pagsali. Sana umano ay maintindihan siya ng kanyang supporters dahil hindi raw niya control ang sitwasyon. Pinag-isipan niya raw mabuti ang naturang desisyon at ilang gabi niya rin itong iniyakan, ngunit bagamat gusto raw ng kanyang isip, hindi naman umano nakakondisyon ang kanyang katawan. Si Galeria, isang frontliner kung saan maging ang ama nito, ay nagpositibo rin sa nasabing virus. Totoo yun, sinasabi niya, mga kaibigan, ano? Ang importante buhay siya ngayon. Ano? Marami pa naman pagkakataon na maaari siyang sumari kasi bata pa naman itong si Galeria. No? Anyway, it's a good decision na ginawa nitong si Sorsogon candidate na si Maria Isabella Galeria. Ayan, okay. So, congratulations. Ayan, mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating showbiz parent number 2. At bago natin punta ang ating detalye sa ating showbiz parent number 1, pagbati muna, ano, may sabi niya, you protest eating salar, time heals all wounds. Sabi niya ganun. Mali ba yung pagkakabanggit ko? Anyway, kung mali man, sorry. Ayan. Maraayong apon, mula daw sa Southern, Sogon Southern Lady, si you protest nga ito. Si Ching Madamba Austria, Merry Christmas! Ayan, si Edgardo Eason Leviste, mula sa Villa Mendez, patutong malaki, South Tagaytay City. Maganda araw po! Ayan, si Mama Leticia at Okias, ayan, pray lang po tayo palagi para igay tayo ni Lord. Si Nine Needs ng Mito Cruz, magandang araw po. Sino pa ba? Placido Nodalo, magandang apon. Sino pa? Aha, okay, alright, ayan. Si Leticia, itaga Romblon lang sila. Diyan sa Romblon, mga kaibigan, marami yung marmol. Ayan, maraming marmol dyan. Si Rowena Inopia ng Atimonan, Quezon. Maganda araw po. At saka si, sino pa ba? Ayan, mamaya iba pa natin mga pagbati. Ang dami-dami dito. Napakarami. Ayan, no? Okay. Okay na tayo? Okay na? Alright. Si Malia Alipala Gohit ng Kabuyao, Laguna. Si June Tiel Balagaksa. Bagalaksa pala. Mali. Balagaksa sa Iriga City, Camarines Sur. Edgardo Isang Leveste, nabati ko na siya kanina. Okay. Alright, mamaya iba pa natin pagbati, mga kaibigan. Samantala, punta na muna tayo. Balikan natin, mga kaibigan, yung ating po naman detalye sa ating showbiz parent number 3, yung nga sinabihan ni Christopher Min na huwag kang mayabang, itong si Vice Ganda. Narito, panorin natin. Binira ni Christopher Min si Vice Ganda matapos na makarating dito na may sinabing hindi maganda ang TV host comedian tungkol sa mga talentang ABS-CBN na lumipat ng TV5. Ayon kay Christy, may nagsabi daw sa kanya na narinig nito na parang nagpaparinig at pinagtatawanan ni Vice ang lumipat ng TV5. Umano'y narinig nito na sinabi ni Vice na tatanungin daw niya si Andres Bonifacio kung ano ang isinigaw nito noong sumugod, sabay sabi daw nito ng, sugod mga kapatid, sabay tanong ulit nito ng, ganun daw ba o sugod mga kapamilya. Umano'y tila nang aasar si Vice sa mga kapamilya na sumugod sa Kapatid Channel. Sinabi ni Christine na dapat ay hindi iniinsulto ni Vice ang mga talent na lumipat ng 5, lalo na yung hindi nakaipon at walang mga pera, hindi katulad nito. Idinagdag pa ni Christine na maipapayo niya kay Vice na huwag itong gumawa ng usapin, lalo na at bago pa lamang ang mga ito sa nirentahang channel. Ayon pa rin kay Christy, kung si Vice ang nasa kalagayan ng mga lumipat sa TV5, ay siguradong maghanap din ito ng trabaho sa ibang channel.
channel. Baka umano isang araw ay biruin ito ng kapalaran at baka ito naman ang lumundag na ibang channel. Sabay sabi nito nang, umiikot ang gulo ng buhay, huwag kang mayabang. Samantala, bukas naman kami para sa panig ni Vice Ganda. Yan mga kaibigan, ating parang detalye sa ating showbiz parade number 3. At ngayon punta na natin ating detalye sa ating showbiz parade number 1. Dahil ito po namang ano mga kaibigan, ito po namang candidate po naman ng isang Miss Earth 2020 ano, ay tinanggal niya yung kanyang suot na wig. Isa siyang cancer survivor habang siya po naman ay nagpe-perform ng kanyang talent. Ang buong detalye mga kaibigan, narito panoorin natin. Viral ngayon ang isang kandidata ng Miss Earth 2020 na si Brittany Dixon ng Australia. Ito'y dahil sa virtual talent segment na nasabing beauty pageant ay nagtanggal ang 25-anyos na veterinarian at cancer survivor ng kanyang suot-suot na wig. Sa nasabing talent competition, nagpakita ng interpretative dance si Dixon sa saliw ng awiting fight song sa labas ng Sydney Opera House. Makikita ito nakasuot ng kulay puting damit at medyo nakatirintas ang mahabang buhok nito na kulay blonde. Ngunit sa ending nito ay tuluyan niyang tinanggal ang kanyang wig at nalantad ang kanyang maiksing buhok. Ayon kay Dixon, gusto niyang ipakita na isa siyang Earth Warrior bago siya nagkaroon ng cancer. Noong nagkaroon na siya ng cancer at mananatiling Earth Warrior pagkatapos ng cancer, bagay na kanyang ipinagmamalaki. Sinabi pa nito ang mga katagang, hair doesn't matter at ang importante umano ay ang kayang ma-achieve ng tao sa kanyang buhay. Sabay sabi nito nang, if we can put that energy into saving the environment, the world will be a better place. Samantala, kung ang ibang international pageant ay nagdeklara na ng kanilang cancellation at itutuloy next year, nagdesisyon naman ang Miss Earth 2020 na ituloy ngayong taon ang coronation. Ayon sa Vice President ng Carousel Production at co-founder ng nasabing pageant na si Lorraine Shook, nakakaya kung hindi nila itutuloy dahil advocacy-driven pageant ang Miss Earth para sa environmental protection. Anya, ito ang tamang oras para makapagbigay ng awareness sa publiko upang makagawa ang mga ito ng action sa maraming environmental issue. Ang finals ng Miss Earth 2020 ay gaganapin sa darating na November 29 kung saan mapapanood ito ng live sa mga social media account ng Miss Earth at magkakaroon ng television broadcast sa Fox Life at paglalaban-labanan ng 83 candidates sa buong mundo. Yan mga kaibigan, ako napakagandang mensahe na ipinadala po naman sa atin ano, o nais ibigay sa atin itong candidate po naman ng Miss Earth 2020, si Miss Australia, si Brittany Dixon. Ang kumanta po naman ng This is my fight song ay sa si Platin. Ayan, anong pangalan? Ano pa? Rachel Platin, mga kaibigan. Okay, wala tayong oras ay bago tayo magpatapos mga kaibigan. Ano, batin ko lamang si Marie Steele ng Las Piñas City at saka meron pa isang pahabol dito si Ondet Amoncio Katubig ng Pulunoling Tupi South Cotabato. Wala tayong oras mga kaibigan. Next time na lamang iba pa natin mga pagbati. Ano. But anyway, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pag-subaybay at ang sa patuloy na pagsama ninyo sa akin mga kaibigan. Ano. Hanggang sa Monday, magkakasama ulit tayo. Siyempre, live na live pa rin tayo. Ako pa rin po yung mga kasama. Alauna po yan ng hapon. Hanggang alauna ay medya. At baka sa mga susunod na araw, medyo humaba ng konti ang ating programa. Ayan. Tandaan nyo yan mga kaibigan. Anyway, nagulat ang aking editor. Hanggang sa Monday, magkakasama ulit tayo dito pa rin po sa Showbiz is Spotted. Bye! Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH Radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH Digital exclusives, news, programs, and special reports.
maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Servisyong tapat sa iyo, DZRH.